nagpadala ko na may itong panaruling ko, ma'am. At makatulong sa buhay ninyo. Ano po bang... Hi guys, welcome back to my channel. So, meron akong i-share sa inyo. Today is July 5, Sunday, 8:05 ng gabi. And may nag-text sa akin guys na nanalo daw ako from Shopee guys. And check nga natin kung legit ba to. Of course, hindi naman, diba? So, sabayan na lang natin yung trip niya. Nag-text siya sa akin ng 7:40 ng gabi. Kani-kanina lang. Sabi niya, "Ma'am, sir, congrats. You're the lucky winner of 580,000 from PMA7 Shopee. Handog pangkabuhayan by Mr. Willie Rivera. Claim please text your name, address, age, and call me now. I'm Secretary Leia B. Gonzalez, DTI number 6642S20. So, ayun guys, nanalo daw ako. Then, nag-text siya ulit na 7:42. Ito yung text niya. So, nulit niya lang yung text niya sa akin. So, replyan natin siya. Replyan natin ng... Hello, talaga po, nanalo po ako, OMG. Wala po ako pang tawag now. Then, narito na yung details ko. Kunwari, ang si Marie Hermosa. From Antipolo, 25 years old. Yan guys. Yan. So, antayin natin yung replay nito. Wala kasi akong pantawag eh. Kung yung text lang. Kaya, hintayin natin kung ano yung sagot niya ni Secretary Leia B. Gonzalez Cunha. Diba guys? Galing nila manloko ng tao. Kawawa naman yung mga nabibigyan nila. Hintayin natin yung replay nito. Sabutin na natin. Hello? Ay, hello po. Opo, sino po sila? Ay, hello. Wala po kasi akong pantawag ngayon. Opo. Apo, apo. Ang nag-online selling ko. May ginagawa po kasi ako eh. Nagugas po ako ng plato. Wala, salamat. Totoo po ba? Live-in partner po, opo. Meron na po. Isa lang po. Pwede po tayo magpatayo ng negosyo, di ba? Opo. Saan ko kayo tayo padala, ma'am? Anong manilipitan? LDC, Western Union, Cebuana, Indonesian, Palawan. Ano po bang mas safe po? Kaya talaga po, mabili ma'am. Hindi ko wala na alam. Ano na lang po siguro, Palawan po siguro. Kasi yun po yung mas malapit sa amin eh. Po yung Palawan na yun, para malaman ang Palawan na may tira kami dito nila sa pangalan sa inyo. May ba siya magkaralan tayo mag-asul dito mga 150 pesos kung okay lang sa inyo? Ano po? Sorry po, medyo choppy po. Hala. Office po, loloadan po, gabi na po kasi malayo po yung tindahan dito sa amin.
bukas na lang po si ano, ipapadala yung lola. Bukas po? Oo, kasi kung ayaw, hindi po nga sila suwi, kasi nakaredit na lang na ito, hindi mo ito magawa ng paraan, ma'am. Para saan? Para saan po ba yung load? Kaya na po kami nag-take sa'yo, pero kayo lang po kayo nag-take sa amin, ma'am. Pasensya na po talaga. Sobrang na-excite na po ako ngayon eh. Di ko po akalain na nalo ako sa Shopee. Mangyayak-ngyayak na nga po ako eh. Sumasi ka ako ba ito? Po? Ano ba mo ba ito ngayon, ma'am? Wala ayaw ko nito nga sa tuwi kasi nakarinig online ako ito. Ma'am, kasi gabi na po. Tsaka walang magbabantay sa anak ko. Pwede po bang bukas po? Ito po ay nakarinig online ako ito, ma'am. Hindi po ito pwedeng mabukas ma'am. Kasi po nakarinig online ako ito, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Kasi kami na po kami nag-check sa inyo. Eh, paano po pag ano? Pag bukas po? Hindi na po ito pwedeng bukas. Kasi kayo na pa ito nakarinig online ba- ako ito. Kami na po kami nag-check sa inyo. Bakit naman po eh? Gabi naman na po. Ano? Gabi naman na po. Ano po bang ano po bang connection, bakit po kailang loadan? Ma'am, para yan sa pagtawag ko doon sa panahon, ma'am, para sa kinay ko matatanggap ninyo at matawag ko yung panahon kung may ganito ba silang pulso. Ah, ganun po ba? Ano po yan? Paano kaya po yung gagawin ko? Kasi gabi na po eh. Ay. Ano po? Hello po, Chappy po. Hello po, pagbigyan nyo naman po ako, baka po pwede bukas. Hala po, paano naman po yung baby ko, gising pa po, eh hindi ko po pwedeng ilabas. Hala po, wait lang po. Hello po. Makiklaim ko pa po ba yun? Baka naman po pagbigyan nyo na po ako. Bukas po, promise po, loloaded ko po kayo ng 150. Ano po? So, open nakakaintindi po. Tagalog naman po eh. Pinakabahan po ako. Pinagpapawisan na nga po ako dito eh. Ano ba yan? Ano po yung loloadan po ba? Ito po bang number na gamit nyo? Ano po? Ito po, globe po ba to? Ito po, regular 150 po. Sige po, gagawa po ako ng paraan po ha. Thank you po, maraming salamat po, Shopee. Kay Kuya Will, sabihin niyo po kay Kuya Will, maraming salamat po. Malaking bagay po ito sa amin. Lalo na po sa nanay ko po. Ayun po, dahil nga po lockdown po eh, wala pong masyadong pagkakitaan po eh. Ma'am, Chappy po, hello. Sige po, gagawan po ako ng paraan po ha, kung mapaloadan ko po kayo kasi gabi na po eh. Sige po. Thank you po, God bless po. Ingat po kayo. So guys, binaba niya na po. Antayin niya daw po yung load natin. Ilo-load ko daw siya. Nakakaba guys. Kinakabahan ako kahit manluloko yung kausap ko. Sana all nanalo, di ba? Matawag na siya.
Hello po. Hello po. Wala pa po ba yung load? Hala po, Diyos ko, iniwan ko pa po yung anak ko dun sa kapitbahay namin para lang po maloadan kayo. Kung po kayo makikipresan, magsabi lang tayo, hindi naman kayo namin kayo pipinig. Sabi kami sila totoo, ma'am, sa totoo lang. Ma'am, nagsabi po ako ng totoo, naloadan ko po kayo ng 150. Baby, come here. At ma'am, hindi nga po. Wait lang po, babalikan ko po yung tindahan po. Tatanungin ko po kung naloadan po ng ano, tama po ba yung number. Ito po yung pinaloadan ko eh. Ito pong ginamit nyo pong pantawag. Ay, talaga yung nagkikipagsinungalingan sa amin. Wala po kami, wala po kung dumating dito, ma'am. Kung dito lang sana, ay nagsabi na ako sa inyo. Ma'am, ba't naman po ako magsisinungaling? Eh, nanalo na nga po ako sa Shopee. Siyempre, kayo... Dito. Ano po? Bakit wala pa kung dumating dito? Eh, hindi ko nga po alam. Eh, galing naman po ako sa loadan. Niloadan na naman po yung number na yan. Ay, na po sa inyo, ma'am. Basta rin naman po magsabi na hindi ka interesado sa panalo nito, di ba? Ma'am, interesado nga po ako. Eh, siyempre, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa amin. Iniwan ko po dun sa kapitbahay po. Kahit gabi na po eh, kasi sabi... Ah, sige po. Punta po ako sa tindahan po. Wait lang po. Papalakad na po. Papuntang tindahan. Wait lang po ate, medyo malayo po yung tindahan dito sa amin. Eh, kasi po eh, parang bundok na po dito sa amin. Ano pang probinsya ninyo? Ano po? Cebu. Antipolo po, Manila. Nasa Manila po. Ah, Manila. Opo. Kasi may password account kayo dyan. Opo. Bakit po ba kami, bakit po ba ako nanalo po? Kasi po yun, hindi mo may kita. So, magkawa. May pagbambani po ito ng NTC, ma'am. Diba? Hello, ano po? May bata po yung naglalakad. Ito na po, malapit na po sa tindahan. Hello po. Ay, kuya. Kuya, naloadan niyo po ba? Pumasok po ba yung load? Oo. Eh, wala pa daw po eh. Pasok na ito. Pa-double check naman po yung number. Kuya, ito po yung number, kuya. 0936-86-44475. Tama po, kuya, yung number na sinabi ko po. 44476 to. Hala, kuya naman, di double check ko pa yung number eh. Importante to, kuya, importante to. 150 po yun, regular po pinaload ko, kuya. Wala, paano yan? Wala na nga po akong pera eh. Sakto lang po yung pera kong dala. Hello po. Hello po, mali po yung dulong number po na nailagay ni kuya. Hindi siya, basarapan niya.
Ano ba to? Ano ba yan? Si kuya naman, kuya. Importante yun eh. Sige mo number eh. Tama po, dinouble check ko pa nga po sa inyo, di ba? Na 7-5 po yung dulo. Kuya, paano po yun? Kailangan ko po yung load. 150 po. May kiklaim po akong pera. Importante po yun. Ma'am, wait lang. Paparefund ko kay kuya. Papaulit ko po sa kanya po. Ayan na po, naabutan na po ako ng ulan. Naku, Diyos ko. Ala, naulan na po. Yung anak ko po. Diyos ko po, iniwan ko pa po sa kapitbahay. Oh, sige po. Sabihan ko po si kuya po. Okay po. Kakaloka si ate guys. Isa pa yung galit. So, ayun nga guys. Nangihingi siya ng 150 pesos na load. Para daw yun sa Palawan. Forward daw kasi nila na nanalo daw ako ng 580,000. Kakaloka guys. Sana totoo, diba? Matawag na naman siya guys. So, destroy na natin siya. Hello ma'am. Ha? Wala, andyan na po. Dinouble check na po ni kuya yung load ha. Huwag naman po kayong makipagbiruan ma'am. Naloadan na po talaga. Huwag po kayong makipagbiruan. Hello. Wala pa po na kasi naload dito ma'am. Ma'am, naload na nga po. Dalawang beses na nga ako bumalik kay kuya. Imposibleng wala pong pumasok maload. Ay nako po, pumasok na po yung load. Pinakita po sa akin ni kuya. Wala po nakating tanda dito ma'am. E ano pong magagawa ko eh, pumasok na nga po. Alam nga man, i-doubling ko po yung panload. Eh wala na nga po akong pera. Hello po, Madam Choppy po, Madam. Bakit ma'am, nag-iisip na rin. Eh, kay kuya po, pumasok na po yung load. Paano yun ngayon? Sa kanya yung pumasok, sa amin wala. Eh, baka po wala po kayong signal dyan. Ma'am, kahit walang signal ma'am, mayroon talaga garating yun ma'am. Walang po dumating dito ma'am. Ay naku po, ano po bang gagawin ko? Eh, gabi na. Naloadan na po. Hindi ko na po kayang bumalik. Eh, umuulan po ng malakas. Wala akong magagawa kasi hindi sinasabi ko sa inyo. Wala po talagang dumating dito. Lalo sinungaling ako sa inyo. Baka niloloko ka niya, Miss. Ah, ano po kuya? Baka niloloko ka niya. Hindi po, nanalo daw po ako sa Shopee eh. Hala? OMG! Pinatay niya! Pinatay niya guys! Bigla pong pinatay ni ating secretary daw. So, pinatayan niya tayo. Hindi man lang natin nasabi na nabisto natin siya. So, anyway guys, mag-iingat po tayo sa mga scammers, sa mga nagte-text po sa atin. Wala naman po sigurong ganun na totoo, no? So, huwag po tayo magpapaniwala, lalo na po ngayon. Marami pong gipit. So, para-paraan lang po para makarap ng pera. Huwag naman po sana manloko ng tao. Kasi, di ba, mahirap din po kumita ng pera. Kahit po sabihin yung ganun lang kaliit yun. Diba? Sobrang, siguro marami na silang nabibiktima. Kakaawan. So, ayun guys, mag-ingat po tayo sa mga scammer, lalo na sa mga nag-text sa atin. Huwag po kayo basta-basta agad maniniwala. Okay? Maraming maraming salamat po sa panonood.
Please subscribe to my channel po and like this video. Natuwa po kayo sa aking scammer prank. So, ayun po. Maraming salamat po. Stay safe, guys. Bye!